Ekyanes. So ngayon guys, napapansin ko wala pa yung bagyo. Bali, aabangan natin yung bagyo, baka mamayang gabi. Sabi naman sa balita, mamayang gabi daw dadating yung bagyo. So aabangan natin siya at i-video ko kung ano yung mga maaaring maging pinsala ng bagyo. So ingat tayo guys, tapos... Tapos kami ng lolo ko kinumagahan para makita ko anong mga naging pinsala na naidulot ng bagyo. Papunta kami sa depensa. Nako, baka naman dyan tay. Baka naman dyan. Sabi nila, masyado daw baha doon dahil doon sa ilog na umapaw. So titignan natin ngayon guys kung totoong binaha talaga doon. So tara. Grabe, sobrang lakas ng ulan. So guys, nandito tayo. Papunta tayo sa District 4. Sa ilog ng District 4. Che-check natin kung talagang umapaw dito kasi mas mababa dito kumpara dun sa pinunta natin kanina. So check natin ngayon guys. Tingnan natin. So guys, hindi na namin tinuloy dun sa District 4 kasi lubak-lubak pala yun at saka dead-end na. Pag tinuloy namin, baka delikado, hindi na kami makabalik. Sobrang baha na siguro dun, kaya ayun, matras na lang kami at che-checkin na lang namin dun sa Santa Rosa. So ayun guys. Papunta na sana kami pero biglang may nakaharang baha pala kaya hindi na namin tinuloy.
Baha na rin palang mga kabukiran. Nararamdaman ko mga hinagpis ng mga magsasaka. Bale, hindi na din namin tinuloy. Chinek na lang namin dito sa bandang napit sa ilog. Yung kabukiran dito, pinaha guys. So, ayun guys. Nakakalungkot sobra. Yan ang depensa. Nagpapasalamat ako kasi meron siya. Pag hindi, maraming mamatay sa amin. Sa lahat ng mga namatay kong kapwa Pilipino, ipagdadasal ko kayo at sana malabanan natin.